So ito yung gagamitin nating langis para dito, pulis ng titik. Maganda to. Ayan, hindi gano'n nag-iinit ang makina. So total, hyper, ayan, 40 racing. Okay to, total. Okay, good morning. Hope you guys have an amazing day. Our project for today is Wave 125. Okay, Wave 125, Honda Wave 125. So, check natin tong clutch damper niya. Kasi medyo maingay to dito. Tapos check natin yung timing chain, tensioner, tapos yung mga bearing dito sa head, sa camshaft. Yan, check natin. At saka sa kabilang side. Yan. Tingnan natin yung oil cell dito sa engine sprocket kasi pagka umaga yan may langis, matagas. So ayan. Tapos linisin natin yung kanyang carb. At ito po, yan, pag umaandar may sumisingaw po dyan. Parang may tumatalsik na langis. So check natin to. Papalitan natin ng mga gasket. Okay. Tanggalin muna natin yung tambutso. Kasi itatap natin to. Tap overhaul. Okay. Gas. Bus carburetor. Flash yung gagamitin natin kasi hindi na to ano eh. Screw bolt na yung nilagay eh. So busal-sal na yung ano ulo kaya power flash yung gamitin natin. Kahit kamayan mo lang ha. Tingnan lang. So ayan, bago natin galasin to, ito timing muna natin. Tatap pit center natin. Okay. Ayan, sulipin natin kung matiming na natin. So ayan po, tatap pit center na. So galasin natin yung ano, yung head. So yan, pagka nagkalas kayo ng head, kahit din yung itap center, basta pagbalik nyo nakatap din center siya, okay lang yun. Pero tayo in-up din center natin para makita nyo dyan sa taas na nakatap din center yung ating piston. So okay, baklasin na natin to yung head. Ayan guys, ayan makikita nyo yung timing natin dito kanina, nakatapat na. So ayan yung timing mark nya, tapat na rin dito. So ayan, nakatap the center na to. So,
Pakakalasin na lang natin to para makita natin kung asan yung maingay. Kasi yung dito sa bandang head, maingay din yung ano niya pag umaandar. So baka tingnan natin yung bearing, baka ano na, baka sira na yung bearing. Okay, and then yung ano, tensioner kasi natin. So ito, konting pukpok lang para matanggal yung pandikit. Ayan, aangat na to eh. Alright. Okay. Wala pa lang gasket. Tingnan kung walang gasket. Oh, wala. Ay, meron. Yo, masyadong ano na. Sira. Yan, papalitan natin gasket. Ayan o. Oh, ito yung ano niya. Tingnan natin kung may sira yung bearing. Yan. Parang walang langis na umaakyat to yung tuyo. Ayan, may tama nga oh. Maalog. Dito sa kabila, may konti. So, kahit konting alog to, maingay din to. Papalitan natin to. Kaya konti lang napupunta na langis dito. Dahil may singaw dito. So, may dito sa pumpa ng langis. Malabas. Ayan, kaya daming langis na lumalabas dito, hindi na nakakaabot doon sa taas. So check natin yung connecting rod kung may tama. Alasin natin muna. Sabi nila bago daw yung gasket, pero yan, tingnan mo naman. Bagong pinag... Oh, wala pa lang yung bumba. Kaya pala. Oh! Ayan, pamangita ko sa inyo ha. Laging iingatan. Ayan o. Oh. Ayan. Ito yung bumba ng langis o. Oh. So, nabarahan. Kaya pala walang langis dito sa taas. Kaya isa din yun sa dahilan na maingay. Malansingan. So, nalagyan nila ng gasket maker. Kaya wala nang dadaloy talaga na langis. So yan, dapat din yan ingatan sa mga nagkakalas ng ano, ng black saka heat. Pagkabit nyo, wag yung, kung may gasket naman, wag nang lagyan ng gasket maker para hindi matatakpat. Alright. So yun. So check natin yung connecting rod kung may tama. So, hawakan lang natin dito, tapos pukpukin natin kung may alog. So, wala namang alog. Ayan. Buo pa naman yung Conrad. Okay. So, ito lang yung advice ko. Kung may bis gasket na kayo na nilagay, huwag nyo nang lagyan ng gasket maker. Ito, silicone gasket pa yung nilagay nila. Yan ang tumakip doon. Dito sa bumba ng langis, ayan. Ayan po, natakpan po siya ng sealant. So wala pong langis na umakit sa head. Kaya maingay po, parang kinakayod na lata. So, ayan. No need na yan ng gasket maker or sealant gasket kapag mayroong base gasket na
medyo maganda-ganda quality. Tiger or Apple ang ilagay nyo, or original na galing sa Honda talaga yan. Mas maganda. Ayan, lilinisin lang natin to. Alisin natin tong mga ayan, gasket. Takpan lang natin ng basahan para hindi papasok sa loob. Ayan. Alisin natin itong mga gasket maker na nilagay. Itong base gasket, pag nagkalas kayo, dapat pag ibalik nyo, bagong gasket talaga ang ilagay. Para hindi na ninyo kailangan gumamit ng gasket maker. Kasi yan ang dahilan minsan. Walang langis na makaakyat sa taas. Pagka tumakit na dito sa daluyan ng bomba ng langis, hindi na makaabot dun sa head. Yan po, pinisin natin. Natanggalin natin tong piston. I-check natin yung piston pin kung walang tama. Pati yung piston ring, check natin dun sa bore. Ito. Ayan, check natin dito mamaya kung may gap na or wala. Ayan, tanggalin natin yung lock ng ano dito sa piston pin. Yun, tingnan natin kung may tama yung piston pin. Alright. So ito. Wala pa naman. So far okay pa. Okay, alisin natin tong isang ring. Yan. Okay. Tapos ayan, testing natin dito kung okay pa yung bore. Ay, pasok natin. Yan po yung ring gap niya. So, hindi makikita. Yan, medyo malaki na. So, okay. So, ayan. Kalas na namin yung dito sa clutch side. Kasi titingnan natin yung clutch camper kasi malagutok din dito. Shout out kay Christian yan, taga munisipyo. Siya yung may-ari niya, siya yung nagdadala. Ayan. Oh, shout out Sir Doms. Wala yung kalasing nito. So, habang kinakalas ni Win dun sa may clutch side, alasin din natin to kasi yung gasket nito, hindi na rin to buo kasi tumatagas yung langis. Yan o. Sariwa yung langis na tumatagas eh. So kalasin natin to para makita natin. Papalitan din natin. Yan, rubber hammer lang yung gamitin nyo pang pukpok para umangat. Oop. So yan, kalasin natin. Tumatagas yung langis. Yung luma yung nilagay lang. Oh, luma. Tapos, ang daming, ayan o, hindi pantay yung
Ayan, may punit pa. So, hindi... Ito may biyak meron sa ilalim. Kaya tatagas talaga yung langis dito. So, palitan natin yan para mawala na yung mga tagas-tagas. Nakalas na rin dito sa kabila. So, pati dito. Lagyan din na ang gasket finger. Takpan yung mga daluyan ng langis. Ayan o. Oh. Tinan mo ah. Ayan o. Oh. Ayan. Titingnan natin ngayon yung clutch damper. Malagutok. Okay. So, linisin lang natin to. Para lagyan ng ano? Gasket. Alisin natin itong mga nilagay nila. Ano? So ito, kakaskasin natin bago natin ibabalik. Linisin natin itong mga natitirang gasket maker na nilagay. Ayan. Kaya hindi na tayo maglalagay ng ano? Gasket maker kasi bago naman yung gasket na gagamitin natin. So, kailangan lang malinis. Ayan. So, ayan. May mga basag na yung crankcase niya. May mga crack, ayan o. Ito, crack. Ito, isa. Dalawa. So, pero sa taas naman to. Hindi ganong ano ng langis. Tingnan natin mamaya kung may tagas pa rin. So, ayan. Dito sa kabilang side. Okay naman yung ito. Ay, sorry. Ayan. Wala namang ano. Wala namang alog. So, yung ingay talaga. Yung isang dahilan talaga yung walang langis na umakyat doon sa head. Tapos yung ano, ayan, natakpan to. Daanan ng langis. So ngayon, medyo nakiswis na natin yung mga gasket. Tira-tira, ayan. Buhusan na lang natin ng gasolina para pumuti-puti ng konti. Para natin ikabit. So, tagusan. Alright. Ayan, medyo maingay yung pressure natin. Pero ayan, lalagyan na natin ng epoxy. Ayan, galo tayo ng epoxy. Okay. So, ayan, okay na. Lagyan na natin ng epoxy. Tutuyuin na lang natin. Alright. So, ayan, okay. So, nalinis na natin. Ayan. Linisin natin ito ng gasolina. Bago natin ibalik. Ayan, babalik na natin yung piston. Ayan, kakabit na natin yung piston. Babalik natin. So, hindi tayo pwedeng magkamali dito kasi
kabilang side lang naman tinanggalan natin ng piston pin lock. Yan. Okay, masok na. So kabit natin tong lock ng piston, piston pin. Yan. Okay, tulak lang natin. Ah, sige, sige. May number ka daging bilin? Oo. Okay. Okay, kabit na natin to. Paalam lang si boss na uwi muna daw. Tiwala na eh. Hindi, ibig sabihin kampante na siya. Kasi... Okay, naipasok na natin. Tulak na lang natin. Pailalim, yan. Okay. Alright. So, okay. Yung head naman. Ayan, lilinisin muna natin to kasi maitim. Iskisin natin. Ayan guys, palitan na natin yung camshaft bearing, yung dalawa, maliit at saka yung malaki. Ayan, kasi may alog na yung luma. So ito yung lalagay natin dito sa... Ayan. So ayan na, naikabit na natin yung kanyang, wala na yung parang lata na pinupunit. Ayan, bago na eh. So ayan mga kamotor at mga ka-rider, may balik na natin yung camshaft. So rocker arm naman natin. Okay, so ayan, lalagay na natin yung kanyang lock. So ayan, lalagay na natin yung top gasket. Ayan, Tiger. Mas maganda to. Tiger or Apple. Ayan, magagandang gasket yan. Tapid center na tayo. Yung timing natin dito, ayan, nakatapat na dun sa timing mark niya. Tapos tapid center, ayan. Okay. Lagyan na natin ng dalawang mahaba sa gilid. Ayan. Ayan, lagyan natin ng
Cornelia dito sa gilid. Dalawa. Bago natin ilagay yung timing gear. Okay, tapat na natin yung timing mark. Tapos yung timing niya dito. Yan, may guhit. Tapos ito yung sa cover. May butas dito. Yan. So, tapat na rin yan doon. Okay. Kita na lang natin to. Kanyang lap. Kalimutan na higpitan kasi nangyayari na to eh, medyo maluwag na bali ito, naputol, so kailangan unahin natin to. Okay. Tama, para sure. All right. So guys, bag clearance natin. Yung gagamitin ko, ayan, gagamitin ko na ano, sukat 0.05. Pareho. Exhaust at saka intake. Ayan. Yan, 0.05. So, kulang pa. Sa dalawa lang po. Malakas yun. Kasi yung maraming okay. Makakasilaw lang yun, pero hindi mo nakikita yung pagdada. Alright. Alright, so ito yung intake natin. Tapos na lang. So ayan, okay na yung exhaust. Exhaust natin, higpitan na lang natin. Okay. So ayan, okay na yung exhaust natin, yan, nasikipan na natin. Okay, next, carburetor, tsaka yung ating timing chain, tensioner, yan, tsaka carburetor, yan lang. So ito, ating tensioner. Hanap tayo ng gasket. Meron palang bago. So ayan, tiger. Thank you.
Ayan, sikipan natin yung engineer. Release natin yung spring. Okay. Okay. Tagar niya dito sa taas para magtalsikan yung langis. Yeah. Okay. Next is magneto. Right. Ayan, natuyo na yung nilagay nating epoxy. So, pwede na to. Sana wag nang tumagas. Okay. Ah. Lasing. Tulang ko na siya. Lasing. Walang pangkaya pero may pambili ng anak ko. Talaga. So. Ayan po, sasalinan na natin ng langis. Ayan. Total Hyper Racing. Ayan po. Bali, nagtira lang tayo ng 200 ml kasi 800 ml ang ilalagay natin dito. Okay? So, yan. Meron eh. Meron nga. Patanggal ng protect cable. Ano? Hoy! Meron na ako dyan. Protect cable. Pagpapakabit. Bukas. Alas 12. Okay. May kabit na natin lahat. Dito, so putres na lang saka yung takip dito. Ayan, katisting na natin mamaya maya. Ayan, kakabit na natin yung cover para matisting na natin kung wala ba yung kanyang ingay. So ayan guys, nakabit na namin yung ano. Ayan, kabit na namin lahat. Okay, ayan, maandar na siya. Ayan po, wala na yung ingay niya, yung lagutok. So, subukan natin i-re-rip. Okay. Alright, stop.